Kumusta mga kaulap? Bago matapos ang unang linggo ng 2021, nais ko lang ibahagi o i-upload ang mga prediction na Rudy Baldwin, ang kilalang manghula sa ating bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka po sa channel ko, paki-subscribe naman po, paki-like and share, at higit sa lahat, paki-hit ng bell notification para updated ka po sa mga susunod ko pang mga uploads. Halina mga kaulap, umpisahan na natin. Ayon kay Rudy Baldwin, sa taong 2021, okay sa business so far kasi ang mga tao daw masipag naman. Okay sa business ang 2021 pero matatawag din daw siya na bloody year. Sa vision niya, nakikita daw niya na puro patayan. Andun daw yung madugo, massacre, mas maraming pinapatay. Basta halos lahat ng laman ng balita ay puro patayan daw. Pero ang relationship daw ay okay naman. Meron pero konti lang ang bilang na hindi naging successful ang love life nila. Maging maingat lamang daw ang may mga negosyo na damitan, clothing or furniture kasi malapit daw po sa sunog. Noong 2020, hindi naka-landfall ang mga bagyo. Sa 2021, halos lahat daw ng bagyo magla-landfall. Pero nakita daw niya sa vision niya, di na daw niya i-include ang Taal kasi di naman daw nagbago sa vision niya ang pagsabog ng Bulkan Taal. Pero meron pa daw dalawang bulkan ang sasabog. Sa 2021, andun daw yung positive sa business. Sa love life, consider daw niya na 90% okay, 20% hindi. Sa business, halos lahat daw ay okay. Pero ang pangyayari tulad ng krimen ay malala siya pakinggan. Malala panoorin sa telebisyon. Ang kalamidad naman, halos lahat ng bagyo ay magla-landfall. Ang kinalulungkot lang daw niya sa vision niya kung kailan merong kalamidad ay saka sumasabay ang lindol. Pero not all the time naman daw. Ang tungkol daw sa tubig, sa 2021 ay di daw talaga maganda ang nakikita niya. In 2020, ang nakita lang daw niya ay high tide lang, hindi tsunami. Ang problema niya ngayon sa vision niya, sa darating na buwan or taon, nakikakita daw siya ng tsunami na mangyayari sa ibang probinsya na kahit ang Metro Manila ay maapektuhan. Pangalawa, ang tubig daw nakita daw niya sa vision niya na maraming mawawalang buhay. Sa 2021, marami daw aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng mga truck. Kaya ang mga truck drivers ay kailangan maging maingat. Ilagay ang salitang disiplina sa pagmamaneho. Maging maingat yung dumadaan sa overpass. Paggabi na. Yung rape naman daw, nakikita niya na parang mags naging worse siya ngayong 2021. Huwag daw masyado magpagabi sa gabi. Huwag basta magtiwala kahit kanino kasi yung rape ang napapalabas sa balita kung hindi kasintahan yung mga kakilala or kapamilya ang gumagawa. Yun daw talaga ang hindi niya maintindihan kahit paulit-ulit, kahit ayaw man daw niyang pagmasdan pero lumalabas daw talaga. Sa 2021, marami daw krimen, which is siya naman daw pagpalo ng negosyo. Tumaas ang ekonomiya. Sa mga nagtatanong daw naman kung kailan matapos ang COVID, ang sagot daw niya, halimbawa may vaccine na, pero nagpabaya ka sa immune system, hindi ka nag-face mask, hindi ka nag-hugas, sa palagay mo ba hindi ka daw din mahahawahan? Paano daw maalis ang COVID dahil din daw sa atin, sundin daw natin ang protocol ng gobyerno. Noon pa naman daw, sinabi daw niya na sa taong 2020 ay meron epidemya na papasok sa buong bansa. Na parang ito na yung panahon na tinatawag na tayo ng Diyos na matuto tayo sa buhay. Na ang buhay ng tao ay hiram lang talaga. Hindi dapat kung anong meron tayo, hindi tayo dapat maging mapagmataas. Dapat andoon pa din ang salitang disiplina sa sarili. Konting makita lang daw na nahigitan sila, ayaw na nila lumaban. Lumaban pa din daw sa hamon ng buhay. Much more daw siya nakakakita na nag-suicide na OFW, especially sa Arab countries. Isa na daw doon ang Europe. Kaya pakiusap daw niya, kahit nakakatakot ang vision niya, yun daw kasi ang nakikita niya sa realidad. Pagdating sa 2021,
Although maganda naman ang pasok ng pera, sa 2021, marami lang daw mananalo sa combinations. Pero gaya daw na sinabi niya, huwag ubos-ubos ang pera. Hanggang dyan lang mga kaulap ang prediction ni Rudy Baldwin sa taong 2021. Ayon sa kanya, di daw naman niya pinipilit ang mga tao na gustuin siya. Nasa atin pa din daw ang desisyon. Basta siya daw, sinabi lang daw niya ang lahat na nakikita niya sa vision sa 2021. Kahit na daw anong mangyari, tuloy pa din daw ang laban sa buhay. Ano ang masasabi niyo sa mga prediction ni Rudy Baldwin mga kaulap? Comment down below. At higit sa lahat, huwag tayong mawala ng tiwala sa Panginoon. Parating magdasal para parati tayong ligtas sa araw-araw. Salamat po.